Guys, so 5 minutes break tayo. So mag-usap muna tayo regarding sa criminal justice system of the Philippines. So, di ba ang ganda? Criminal justice or tawag nila dito ay 5 pillar. So, sa kaso, no? Dito, umiikot yung kaso sa 5 pillars. Siguro, alam nyo naman, narinig nyo na itong 5 pillars. Yung proseso kung paano nag-uumpisa hanggat natatapos ang isang kaso o ang isang criminal proceeding. So, yun, bago ang lahat, no? Kung first time ka sa aking channel. So, alam na. Baka gusto mong i-click ang notification bell para updated ka or dislike mo na lang kung ayaw mo yung video natin, no? So, walang gitna. Like lang or dislike, sapat na. So, pareho lang i-pick nun sa channel natin. Yung dislike or likes. So, okay, since na pag-uusapan natin ngayon yung 5 pillars, kung paano nag-i-exist o kung paano umiikot ang kaso, no? Umpisa, sabi natin 5 do. Siyempre, unahin natin yung number 1. So, yung sa police. So, kapag ikaw nagre-reklamo sa part ng police, doon nag-uumpisa ang kaso. Pero hindi lahat. May mga ibang court na sila mismo ang nag-iimbestiga. Diretso na sa prosecution o sa prosecutor o sa court. Pero dito sa normal na kaso, mag-uumpisa muna tayo sa police. Okay? Gathering information, kung lahat-lahat na kailangan ng dokumento, dadalhin mo sa police para ipapile ng police, tinatawag na documentation. Pagkatapos niyan, nabuo mo na yung information, saan na pupunta? So, nasa second stage ka na. Nasa prosecution. So, ano ba tong prosecution? O, prosecutor. O, diba? Tao. Prosecution office. Prosecutor, tao. Ito ay isang abogado o piskal na nag-i-evaluate ng kaso kung tama ba, kung sapat na ba, kung mayroong probable cause. Probable cause is a ground to believe na talagang may kaso, mayroong pagkakamali. So, yung evaluate nila yan. Dito sa prosecution, yung isinampa ng police, pwede nilang dagdagan, pwedeng iangat, yung ibig ko sabihin, halimbawa, from theft, pwedeng gawing qualified theft. O pwede naman, from qualified theft, gawing theft lang. So, yun ang trabaho ng prosecution. So, paano pag incomplete ang impormasyon? Wala yung side ng kabilang panig. So, dito sila nagtatawag ng gumagawa ng subpoena para pagpaliwanagin yung kabilang panig, lalong-lalo na yung respondent or yung accused. Okay? So, after noon, kapag nabuo, may kaso nga, may pagwala, ay i-dismiss nila yan, resolution ang tawag. Ang resolution, pwedeng tuloy yung kaso, pwedeng may kaso, pwedeng wala. So, pwedeng dismissal. At pagkatapos noon, pag mayroong kaso, docket number, and then ipoprosecute, ihihearing sa court. Sa court naman, may party-party dyan. So, hindi natin himay-himayin dito yung court, trabaho ng court. So, generally speaking na lang natin, ihihearing kayo. Ihihearing yung respondent. Anyan yung unang pagtawag, initial investigation, or pre-arraignment, or arraignment. So, cross-examine, direct examination, kung ano-ano pa. So, maraming part. So, hihimay-himay natin yan later on yung pabaho ng court. Pagpangkalahatan, briefing muna tayo. So, sa yung pagkakaalam. So, ngayon, after malitis na dito sa court, guys, ang kaso ay walang due date. Hindi natin alam kapag nakasampan na yan sa court, pwedeng maariglo pa yan through settlement.
pwedeng tapos hanggang matapos o pwedeng mag-bail habang nililitis yung kaso o pwede naman non-bailable. Kapag non-bailable, kapag huhulihin yung suspect, so mananatili ang suspect sa kulungan. Kapag bailable naman at nakakulong yung suspect, temporaryong kalayaan ibibigay. So yung bail, maraming klase ang bail. Ang common dito yung cash bond o cash. Yun po ang common. At para mas madaling, maibalik yung bail. Pagkatapos ng maraming taon, o hindi mo alam kung kailan matatapos yung kaso, sabihin na natin, after 20 years, natapos yung kaso. So, wala nang apila. Hindi kayo nag-apila. So, judgment na. So, pag mayroon na ang final judgment, ang kasunod niyan ay service of sentence. Tandaan po natin, normally kapag mayroon service of sentence, mayroon din fine. Tinatawag na criminal liability and civil liability. At kung ano pang iaano nila. Wala pong fixed na amount yun. Ang court lang ang nag-determine kung magkano ang fine at kung ilan taon ang parusa. So, yun ang pinakamasakit na parte ng kaso, yung sentence. Judgment, ika nga. At pagkatapos doon, siyempre, pag may final judgment na, so, correction. So, ang correction, na which is hindi naman nakokorek yung criminal, kasi nga, kapag na-correctionan ka, lalong-lalo ka ng... Yung iba naman siguro na kumokorek din. Pero normally, karamihan, hindi nakokorek kasi maraming dahilan kung bakit hindi nakokorek, no? Ang kulungan kasi natin ay hindi lang pang mahirap. Ang design ay social pag sobrang hirap talaga. Okay? Bukod sa kulang-kulang siguro sa budget, eh kung ang budget na sandaan, makakarating sa imit ay piso na lang. Kaya yun. Eh, yung galunggong na issue, na supply, ewan ko kung makarating sa imits is the list. Diba? So ano pa kaya kung kayo na magsalita, ano? So, pagkatapos nun, guys, pagkatapos nung maservisyon yung sentence nyo, so, halimbawa, naparusahan nga ng 10 years or 5 years, o 20, kung anong ilang taon man, at kapag natapos na yon, ano na ang kasunod? Release. So, balik sa community. Sa bago, may nagsabi, ang bago ngayon, ang una ay community na. Panguli na yung... So, kasi na nung aaral ako, noong 2000, ang una talaga ay sa 5 pillars, yung police. Tapos sunod-sunod. So, ngayon daw, kumuna yung community. So, kapag na-serve na yung sentence, mayroon ng community. Babalik ka sa community yung respondent. Para siyempre, mabuhay naman ng normal. Mayroon na siya uling freedom. Okay? So, maraming salamat. So, yan po ang mga 5 pillars, yung steps by steps ng stages ng kaso. So sana, wala naman sanang alatin sa atin na ma-experience itong mga ganitong 5 pillars na to. Thank you for watching, guys. At muling nagsasabi, palike uli or dislike kung ayaw mo ang videos natin. Like naman kung ayaw mo yung videos natin. O like. Basta mag-react kayo, guys. Mag-comments kayo dyan kung anong gusto nyo i-comment. Kung anong gusto nyong i-topic. So, hanggang sa muli, my name is Policia ko at muli nagsasabi ang inyong lingkod. Isa po tayong criminologist at muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologist ay nagpo-police. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.